Today, magpapalit tayo ng busina kasi nahihinaan ako. Tingnan ninyo. Yan. So, medyo ano siya, mahina for a car like this. Ang laki-laki ng body. Pero, mahina yung busina kaya papalitan natin. Yung mas maganda at mas malakas na busina. Okay, pakinggan naman natin ang busina sa labas kung anong sound niya. Mahina ba? Ito yung sound niya sa labas. Mahina siya. Tara, let's go! Alright, we are on our way to Banaue. Magpapalit tayo ng busina. Ang ipapakabit natin is yung deep bass sound. Meron yun, ang PIAA. Ang nakakabit kasi doon sa aking Trailblazer is yung auto style horn ng PIAA also. Pero masyado siyang matinis. Parang hindi ko siya type. Kailangan ko yung medyo mas malakas ng konti. Pero medyo bass yung sound. Kaya ang kukuhanin natin yung PIAA na deep bass sound. Yan, malapit na tayo sa Banaue. Kakanan tayo dito sa may McDonald's from Quezon Avenue. So yung kanto na yon, yung Banaue na yon. So yung unang-unang kanto nandun ang team car, yung ating suking tindahan ng mga car accessories. Mga 7 years ko na rin nakakilala si Kerwin, yung may-ari nito. Napakabait na tao nito. So I can recommend sa inyo kung gusto nyo. Maasahan siya. Madali siyang kausap. Sana may parking at hindi masyadong busy. Sana nandiyan din yung ating installer, si Willie. Ito na yung kanto ng P. Florentino at saka Banaue. Yung unang-unang kanto pagkalikong ng from Quezon Avenue. Tama-tama, may bakante na parking. Yan yung team car dito sa Banaue. So, titingin tayo ng busina. Tara! Ang hinahanap natin yung PIAA super bass horn. Meron siyang deep bass tone. Pero ang available dito sa team car is yung PIAA auto style horn. Ito yung medyo mas maliit yung sound na malakas na nakakabit sa Trailblazer ko. Since wala silang stock nung deep bass horn, nagpahanap si Kerwin at nakakita sila ng ganito. Kaya ang maganda dito, pag wala kang stop, ihahanap ka nila. So ito yung nakita natin, yung super bass horn na may deep bass yung tone niya. Ito meron siyang pair na 330Hz saka 400Hz, no? Mas mahal siya dun sa auto style horn ng PIAA. Pero mas maganda naman ang sound nito. Ito nga pala si Willie, ito yung installer dito na maaasahan. Ito yung expert dito sa electricals. Kaya kung magpapakabit kayo, hanapin nyo si Willie. Ito pulidong tumarabaho at saka madiskarte. Ito yung current busina. Siya pa. Okay, start na tayo. So ang first step, tanggalin natin itong cover. Nandito kasi sa loob niya yung original na stock na busina. So, kailangan tanggalin itong cover. So, ang nagko-cover lang naman dito, itong plastic na to. Tapos, meron siyang mga plastic screw na kailangan mong tanggalin. Pag natanggal mo to, makikita mo yung loob, maluwag na maluwag. Doon mo ngayon ihahanap ng pwesto yung busina mo. Normally, may mga butas-butas yan eh.
lalagyan mo lang ng screw, okay na. Hopefully, makita natin ang magandang loob. So, yan. Natanggal na ni Willie yung mga screw. So, yun. Inilip na lang niya. Okay na yung cover. Natanggal na. Yung stock na busina nandun sa ilalim. And then, i-relocate natin dito sa, yan. Mayroon sa dalawang butas. Pwedeng-pwede dyan. So, tamang-tama, we'll put it there and relocate it. Which means, we need wires. Mga 20 inches para umabot dun sa ilalim, dun sa original position, para mailipat mo dito sa new position ng busina. Since nasa ilalim yung busina, ganito yung itsura ng wire na nakakabit sa kanya. Ito yan, yung cable na yan. Yan ang ating gagamitin. Gagamit tayo ng adapter para ipasok dyan, para walang splicing, para hindi mabuboid yung warranty. So kung ayaw mo na, pwede mo na ibalik sa original. So ganito ang itsura ng adapter niya. Yan, parang ganyan. Yun yung ipapasok mo ngayon dun sa socket na yon, tapos kakabitan mo ng wire para ma-extend mo. Yan, ginagawa na ni Willie. Ito na yung extension wire. Tapos ito yung adapter na ipapasok mo ngayon dun sa socket. Tapos lalagay mo ng parang flexible wire conduit para mas malinis tingnan at saka protection na rin. Yan, pinasok ni Willie yung adapter dun sa socket. Ang magiging itsura niya is parang ganito. Yan, meron siyang dalawang wire na nakabit doon as ground, tapos yung isa nakapasok doon sa socket. Tapos ngayon yan, kakabit doon sa pataas, doon sa nakakabit sa busina. Yeah. Okay, pia, from the bottom, so yan, kinabit na niya yung nasa bottom, no? And then, kakabitan natin doon sa busina sa itaas. So, kailangan meron ka ding adapter para may kabit mo doon sa busina. So, yun yung adapter niya. So, i-crimp natin yung wire para may kabit at may ikabit doon sa busina. Yan, pag na ikabit na yung na-crimp na yan, halaga natin ng electric tape para safe babalutan, para hindi magkaroon ng mga grounding protection yan, no? Tapos, kakabit na natin dun sa busina. Yan, pinapasok na niya ni Willie. Tapos, yung isang wire dun sa ground, ipapasok natin dun sa conduit para marinis din tingnan. Kasi, pangit naman kung nakalaylay siya. Yan, kailangang maihanap ng magandang lugar para malinis. Pagkatapos, kakabit mo na yan using the screw. Ito yung isang piraso ng busina. Pagkatapos niyan, you will repeat the same process dun sa pangalawa. Ito, ganun din ang ginagawa ni Willie. Same process. Pagkatapos niyan, ikakabit na niya din yung sa katabi para balanse. So, mas maganda talaga magkatabi yung dalawang busina. Kasi pag magkalayo siya, iba yung sound niya. Magkaiba yung ano niya yung parang frequency niya Yan. Nilalagay niya uli dun sa conduit. Alright. Yun, kinabit na niya. Tapos, para mas maganda, natalian niya ng plastic na wire na ganun para mas maganda, malinis tingnan. Okay, ayos na. Ito yung final look niya. So, tingnan natin kung ano yung sound niya ngayon. Pakinggan nyo. Let's take another look at the final installation. Yan, may dalawang single na nut and bolt lang dito na nagkakabit dun sa busina. Kagandahan nito, wala talaga siyang splicing. Direct connection lang dun sa wiring. So, walang epekto dun sa performance niya kasi hindi ka naman nag-splice. Sinalpak mo lang dito sa
stuck na wiring. Pakinggan ulit natin yung sound niya. Sige pa! Okay, pagkatapos matest, ibinalikan natin yung plastic cover using a screwdriver saka yung plastic screw. So, binalikan natin. Okay, going back. Dito tayo nagpakabit kay Team Car. Ito yung ating suking shop. Ano? Ito yung telephone number nila. Tawagan nyo nilang sila kung may gusto kayong itanong. Madali rin makita. Nasa kanto lang siya ng P. Florentino at saka Banawe. Makikita rin nyo rin sa Waze. Madali lang siyang mahanap. Ito si Kerwin. Siya yung mayari. Napakabait. So, punta kayo dito ah. Okay, hanapin niyo siya. Okay. Sige. Okay, thank you, sir. Bye-bye. Okay, pagdating sa bahay, tines uli namin kung ano ang sound niya. Ito siya. Ito yung sa auto style horn niya. Nakalit siya Trailblazer. So, pakinggan niyo yung sound niya. Ito naman yung sa super bass horn ng Kia. Go. So, yan ang difference ng auto style horn at saka yung superior bass horn na mayroong deep bass tone. Magkaiba siya. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!